Nakakatakot ang bilog na buwan na ito, o full moon. Gabi na, ayaw pang bumaba ng mga ugly birds natin. Panoorin ninyo, mga lodi. Welcome to Ugly Birds Channel. Please don't forget to subscribe, guys. Enjoy watching. Magandang gabi sa inyo, mga lodi, mga tropa. Hindi natin maipaliwanag kung bakit mayroong ganitong mga pagkakataon na bilog ang buwan ang mga ugly birds natin. Kanina palipad ng lipad, yung tatlo na yan, ayaw nilang bumaba. Parang mayroong bumubugaw sa kanila na hindi nakikita ng mata ng tao. Pero sila, parang kitang-kita nila't hindi sila makadapo sa bubungan natin. Nag-aalala na ako sa mga ugly birds natin, bakit ayaw nilang bumaba at pumasok sa kanilang mga dampa. Eto ang kuha natin sa kanila, alas 5:15 ng hapon. 10 silang mga groupings kung lumipad. 7 yung semi-adult natin at yung 3 ay yung mga bagong flyers natin na mga inakay. Ayan. Ayan sila, mga lodi, kung napapansin ninyo. Sabay-sabay ang liparan nila pero papalubog na ang araw niyan. Nakatuwa ang kungkunan ng video ang kanilang paglo-lowfly dahil parang ganadong-ganado silang lumipad. Parang hindi napapagod. Pero merong isang pangyayari pagdapo nila na hindi ko na nakunan ng video. Iniwan ko na sila na lipad ng lipad habang nililinis ko ang ating mga breeder cage. Pagbalik ko, nakadapo na sila. Nagulat ako dun sa isang ibon, mga lodi. Akala ko patay na, nakapatiwarik siya. Sumabit yung kanyang singsing sa isang alambre. Kampay siya ng kampay, kaya napalabas ako. Pagtanggal ko sa kanya sa alambre ay sabay-sabay ulit silang lumipad. Sama-sama ulit sila. Pagkatapos noon, ito na ang mga pangyayari. Yung 7 ibon natin dumapo at parang ayaw nilang pumasok sa loft. Yung 3 ang naiwan. Ayan oh, lipad pa rin sila ng lipad. Unti-unti na akong nag-aalala sa mga pagkakataong ito. Hindi ko alam bakit ayaw bumaba nung 7 na nasa bubungan natin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na rin sila mauuto sa pagkain dahil diniinan ko ang pagkain nila ngayong hapon bago ko sila ipalofly. Ang sarap pa naman sa pakiramdam nang makita ko ang mga inakay natin na nakasasabay na sa mga adult natin. Marunong na silang makigrouping sa mga ka-lofmate nila. 10 sila na sabay-sabay. Pero yung 3 hindi na makadapo. Isa doon inakay, yung 2 ay yung mga semi-adult na natin. Inihahanda ko kasi sila para ito sila bukas sa San Juan. Mga more or less ay nasa 20 kilometers air distance yun mula sa ating loft. Eto ngayon ang problema, hindi makadapo. At yung 7 na nasa bubong ayaw pumasok sa loft nila. Kaya ewan ko, ano bang gagawin ko dito? Ayan, tuloy-tuloy, halos hindi ko na ini-edit itong video na to para makita ninyo. Maya't maya, labas ako ng labas. Habang kumakagat na ang dilim, kasama ang pag-aalala sa mga ibon natin na baka pagka sa bubungan sila natulog ay mapusa sila o yung 3 na lipad ng lipad ay dumapo sa ibang bubungan at doon ay mahuli sila. Iba't ibang dahilan na ang naglalaro sa isip ko kung bakit ayaw nilang dumapo o hindi makadapo itong 3 na ikot pa rin ang ikot. Maaaring na pobya sila dun sa nakita nila sa isang kasama nila na napatiwarik. Kampay ng kampay, hindi makaalis. Ikalawa ay maaaring na sobran sila sa tiki-tiki dahil tiki-tiki ang ibinigay ko sa kanilang inuming kanina. Pero yun namang tiki-tiki na yon ay tuwing araw ng Webes natin ibinibigay. Kaya hindi na isang bagong bagay yon. Ikalawa, iniisip ko din, baka natatakot na sila sa buwan. Ayan o, tingnan ninyo yung buwan, napakalaki, nakakatakot nga naman. Anong hiwaga ang bumabalot dyan at naapektuhan ng mga ugly birds ko?
Heto na ngayon ang kinatatakutan natin. Tuluyan nang nawala ang araw. Buwan na ang papasikat. Marahil epekto ito ng tinatawag na winter solstice, kung saan maaga o mas lamang ang night time kaysa sa daytime. Mas mahaba ang gabi kaysa sa umaga. Mukhang meron talagang bumubugaw sa mga ugly birds natin, yung tatlo na lipad ng lipad, kaya hindi makadapo. Para talagang merong bumubugaw sa tatlong ito na hindi makadapo, na hindi natin nakikita. Time check 5:45 ng hapon, madilim na. Nagbukas na tayo ng floodlight natin, pati ng ilaw sa loft. Ayan na ang buwan. Pero mga ugly birds natin, ayan, lipad pa rin ang lipad. Nagtataka ako, bakit hindi sila makadapo? Yung iba, naroon pa. Ayan na, dadapo na sila. Ang lakas ng trip ng mga to. Ika dahil sa bilog ang buwan, kaya ganito sila. Itong mga narito, eh baka dyan na sila matulog. Ewan natin dito sa lipad ng lipad. Tatlo sila eh. Hindi makadapo. Nakakapagtaka, ngayon lang nangyari ito, mga lodi. Hindi kaya may epekto ito dahil sa bilog ang buwan ngayon. Ayan sila oh. Ang nasa loft natin, eh ito lang mga tatlong young bird natin na tinuturuan natin lumipad. Ayan sila oh. The rest ay narito pa sa labas. At yung tatlo, hindi makadapo dito. Nakakapagtaka, ayan na ang buwan, no? Ayun, ang buwan, bilog na bilog. Kagat na kagat na talaga ang dilim. Wala na, mukhang hindi na nakadapo o hindi na talaga nakadapo yung tatlo. Parang huli ko silang natanaw ay doon sa bubungan ng paaralan na malapit sa amin. Sabagay, mataas na lugar naman yun. Pero itong pito, narito pa rin sa ibabaw ng bubong ng bahay namin. Ewan ko bakit ayaw nila pumasok, hindi ko tuloy mapatay itong floodlight. Dahil baka pag-isip pa rin sila na pumasok at sa loob ng loft nila magpahinga. Ayan o, ganda ng bituin. Kaya inisip ko na lang na nagmamarking sila bago sa paningin nila yung mga bituin at yung buwan, na hindi sila nasisilaw. Kumpara sa araw na nasisilaw sila, itong buwan eh, baka namamangha sila kaya ayaw nilang pumasok pa sa kanilang mga loft. Tinitingnan nila o pinagmamasdan nila yung buwan. Yung mga inakay, dalawa ang nariyan sa bubong natin. Susunod yan sa mga adult na ayan, yung isa yung white feather na yan, barako yan. Medyo pagka nauuto natin yan sa sipol, talagang lalapit yan. Susunod sa kanya yung mga inakay. Ayan sila mga lodi, unti-unti. Ayun yung isa. Kakaibang experience itong ibinigay sa atin ngayong araw na ito o ngayong gabi na ito ng mga ugly birds natin. Marahil ay natakot sila sa akin dahil sinabihan ko sila na itotos ko sila kinabukasan. Naintindihan nila yon. Pambihira tong mga to, kaya ayaw magsiuwi. Siyam lang ang nakapasok sa ating loft. Ayan, mag-aalas 7 na ng gabi bago sila pumasok. Yung apat, ewan ko kung saan sila natulog. Yung isa, alam ko, nasa bubungan natin. Yung tatlo na hindi makadapo ay di natin alam kung saan sila dumapo. Hihintayin ko bukas kung makauuwi sila. Salamat nga pala sa panunood ninyo dito sa video natin na ito. Halos hindi na natin ito na-edit dahil nabigla tayo sa ganitong mga kaganapan. Bye!